Hi guys! Welcome back to our channel! My name is Marge, and para po sa mga bago pa lang dito sa aming channel, kung mahilig din kayo sa mga halaman, please to consider subscribing. And syempre kung dati naman na kayo dito, thank you so much guys! Dahil nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. So ayan, tinutuloy lang natin yung ginagawa nating cinnamon spray or cinnamon fungicide. Naglagay lang ako ng cinnamon at tubig, tapos hinayaan ko lang siya na mag-soak na ganyan overnight. Tapos ngayon ay lalagyan na natin to sa spray bottle. Hinahalo ko lang siya para mag-mix ng mabuti. Tapos sasalain natin to guys. I figured na dahil napakapino ng cinnamon, instead of using a strainer, gagamit tayo ng cloth. Pwedeng panyo o kaya multi-purpose cloth na kagaya nito para masala natin yung cinnamon. So, eto, meron akong spray bottle na napili ko sa cheap shop. Ayan, panggupit siya. Para to sa mga nagugupit. But anyways, dahil eto lang yung available nila na medyo maliit, kaya yan yung binili ko. Okay rin yan para makita ko yung kaibahan ng aking alcohol spray sa cinnamon spray. So, ayan. Hindi nyo naman kailangan bumili nyan, guys. Kung meron kayo sa mga bahay nyo, hugasan nyo na lang at gamitin. So, ayan. Ilalagay lang natin dyan. At sasalain natin to. Hopefully, ay walang masayang. Oops! Oops! Oh, no! Ayan guys. Ayan, ay isasali na natin. Ayan guys, hopefully this works. Ayan, kung gusto nyong malaman guys kung bakit ko ginagawa to at kung bakit magandang gumamit ng cinnamon sa garden, panoorin nyo lang yung video na ginawa nating huli about the uses of cinnamon sa ating garden. And ayan. Ayan guys, sasalain lang natin siya para hindi masama yung cinnamon. Tapos yung pinaka ano nito, yung pinaka kumbaga sanyog, yung natitira niya, pa, ang tawag nito, sapal, pa, kumbaga sanyog, sapal, di ba? Pwede nyo din yung gamitin sa mga plants nyo. Pwede nyo pa rin ibudbud yan sa pot. Yeah. Ibudbud nyo na lang sa pot guys. Cinnamon pa rin yan. So, ayan guys, it looks good. It looks like dirty water. Parang gusto kong salain pa uli. Ngayon guys, ito yung sinasabi ko na parang, ayan, pwede natin i-ano lang to. Ibudbud natin sa pot. Ayan, meron pot dito. Ibudbud na lang natin. Ayan. Tapos i-check lang natin kung nasala ba ng maigi. Ang strong ng cinnamon smell guys. But okay lang yan dahil nga hindi naman to chemical. So okay lang yan kung matapang ang ating cinnamon. Kung kailangan ko pang salain ulit guys dahil itong multi-purpose cloth na ginamit ko ay may butas actually. So, kukuha tayo ng panyo. Punasan ko lang itong pinanggalingan at ibabalik natin dito. Depende sa inyo guys ha kung paanong sala ang gusto nyong gawin. Importante lang ay salain natin.
So, ayan, meron tayo dito ang puting panyo. Para makita nyo yung ano niya. Yung matitira. Hopefully, konti na lang dahil nasala na nating una. Ayan, guys, meron pa, oh. So, kailangan nga yata salain siya ng dalawang beses. Baka mas maganda tong panyo, guys. Inauna kasi may butas eh. Ito wala, di ba? Tsaka manipis lang kapag panyo. So, ayan. Hindi nyo pala nakikita. Sandali. Ayan, guys. Ayan, mas okay nga, guys, pag panyo. Mas okay nga siya. Nakikita ko talagang lumalabas siya na walang ano. Walang actual cinnamon na sumasama. So, and guys, ito ay first time kong gagawin dahil nga kagaya ng mga sinashare ko sa inyo sa iba ko pang mga videos, ang ginagamit ko lang naman sa garden ay alcohol kung meron akong problema. Naglalagay ako ng alcohol sa spray bottle. At ngayon, first time kong gagamit ng cinnamon spray. Sobrang daming benefits ng cinnamon. Naku ha, parang tea to guys ha, parang tea. Ayan, di ba mas ano na siya, mas malinaw na siya. Tapos ito, mukhang ready na siya. Ilagyan natin sa spray bottle. Listen ko muna yan. Ito talaga yung pinili kong container para madali siyang isalin. Ayan. There you go guys, meron na tayong cinnamon spray. Hindi, ito okay ito dahil nga ang ganda ng cinnamon sa halaman, di ba? At itetesting na natin to ngayon din. Kung natatandaan nyo guys, nung tayo ay nagpropagate ng panda plant, di ba may konti tayong problema dun sa stem? Ito yung panda plant na yon. And ngayon, i-sprayan natin ng cinnamon. Hindi ko pa to nahaharap. So, ang ginawa ko lang sa kanya guys ay kumbaga, ina-isolate ko lang siya. Nilayo ko siya sa ibang halaman para if ever, wala siyang mahawaan. Wala naman talaga siyang sakit, pero hindi ko alam kung ano yung tumutubo na yun sa kanya. So, ngayon, i-sprayan ko lang yan ng cinnamon, tapos i-brush natin. Yun. Ayan guys, nabasa ko kasi sabi pwede din daw sa leaves. So ayan, sprayan lang natin. Amoy na amoy yung cinnamon guys. Naku, parang perfecto talaga. Lalo na sa mga langgam. Kasi kaya ako gumagamit talaga guys ng cinnamon dahil sa langgam. And ngayon, na meron ng spray, edi mas maganda. Ayan guys, naaalis naman yung inaalis ko. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya eh. Hindi naman siya mealybugs, pero parang nakadikit siya sa sanga. Hindi siya mealybugs eh. Guys, kung alam nyo kung ano yun, please comment below. And yeah. Comment din kayo kung nagugustuhan nyo ba itong ating cinnamon spray. I love it. Guys, I love it. Kasi matagal na akong gumagamit ng cinnamon, di ba? At ngayon nga na nasa spray na siya, mas madali siyang gamitin lalo. Pwede ko nang isprayin yung mga langgam na nakikita ko dito sa garden. Ayan, konti lang naman yung ating inaalis. Pero papaliguan ko na rin yung stem niya. Para hindi na sila bumalik, if ever.
Ayan guys, sa mga nakapag-try na nito, i-share nyo naman sa amin kung ano yung experience ninyo para matuto rin kami sa pinagdaanan nyo. And ayan, alam nyo guys, actually, naglibo talaga ako sa garden at naghahanap ako ng problem plant para pwede kong paggamitan itong cinnamon. Pero, wala tayong nakita, which is a good thing. Kasi kapag winter, hindi naman talaga active ang mga kalaban natin, mga fungi, mga ganun. Hindi naman sila active kapag winter dito sa amin. So, kaya siguro wala akong problema sa ngayon. Pati mealybugs, wala ako halos makita. And ayun, naghanap lang ako ng mga gagawin actually. So, ayan guys, yung mga natutuyong dahon sa ilalim ng inyong mga echeverias or sa ilalim ng inyong mga succulents, that's normal. Kagaya niyan. Aalisin nyo para hindi pagmula ng problema. Kasi minsan dyan ang gagaling yung mga fungi, mga ganon. Kaya make sure you clean underneath. And siguro kahit wala siyang problema, i-sprayan ko na din. Wala lang. Wala namang masama kung i-sprayan natin. Kasi again guys, hindi naman to chemical. So, okay yan kung i-sprayan natin. Baka maganda nga dahil ma-prevent natin kung ano yung pwedeng mangyari. Ayan guys, inaalis ko lang yung mga tuyo-tuyong dahon. Kapag hindi pa tuyo, guys, huwag niyong pilitin kasi masusugatan niyo lang yung stem kapag binunot niyo ng pilit. So kapag hindi sumama, huwag niyong isama, huwag niyong pilitin. Ayan, that's clean. Again, sprayan natin ulit. Ayan guys, I'm really happy dito sa spray na nagawa natin. And habang kasama ko kayo, i-update ko na lang kayo sa mga ganap dito sa ating garden. So, ayan muna. Itabi muna natin yung mga ano natin. Ito yung ating spray. Alam nyo guys, na-imagine ko na yung sarili ko na naglilibot ako sa garden at dala-dala ko tong cinnamon spray. Ayan. Hindi ko lang alam kung gano'ng katagal lang ilalast niya. Pero sa palagay ko, wala naman sigurong expiry yan. It should be alright. Kaya konti lang guys yung ginawa ko para hindi rin siya ma-stack ng matagal dito sa ating spray bottle. So, i-update ko muna kayo sa ating mga gulay. Ayun guys, ito yung tinanim nating kangkong from seeds. Kung hindi nyo po napanood yun, hanapin nyo lang sa ating playlist. Makikita nyo yon yung kangkong from seeds nung tinanim natin to. Hindi tumubo yung isa dito. Yung isa doon tumubo pero hindi siya masyadong healthy. Pero yung mga iba ito tumubo naman. Sana hindi siya mamatay. Dahil iniisip kong ipropagate siya. Baka nga hindi ko tukuhanan ng ano muna, ng pangkain. Kasi pag pinutol ko, baka itanim ko yung puputulin ko. So, ayan guys, yung ating kangkong. And then, we're going to visit the other vegetables. Thank you nga pala guys sa mga nagagandahan sa setup ng ating garden. Lagi ako nakakakita ng ano, ng mga comments na magaganda and all. Maraming salamat at sa mga nagla-like ng ating mga posts sa Facebook. Guys, kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa aming mga social media account, please visit our description box para makita nyo yung link papunta dyan dahil meron po tayong Facebook and Instagram. So, ayan. Eto guys, kalat-kalat yung mga pots dito. Kasi nag-ano nga kami kahapon, nag-cut ng grass ang aking anak. So, kailangan kong alisin yung mga pots, get it out of his way para magawa niya yung gagawin niya. So, ayan, nakakalat pa sila dito. Pero ipapakita ko sa inyo guys yung ating capsicum. Ayan. Ayan guys, ang daming bunga. One, two, three, four, five. May maliit pa doon. Six, seven. Ayan. Tapos meron pang
parang galing sa Bulaklak doon. Yan guys, ang dami niyang bunga. Tapos, itong mga kamatis ko, diba sabi ko noon, parang hindi lumalaki. Ngayon, parang lumalaki na siya guys, paunti-unti. Yung ating talong, hindi pa rin gaanong lumalaki. Pero kasi guys, hindi ko pa siya nalagyan ng fertilizer. Meron nag-advise sa akin dati na lagyan ko ng organic fertilizer. Pero dahil hindi pa ako nakakapunta sa garden center, hindi pa ako nakakabili. And ayan, itong isa nating kamatis ay mayroon ng flower. Kita nyo ba guys? Ayan. Ayan pala. Yun. So ayan, nakakabuhay ng pag-asa kasi mukhang magtutuloy siya. Nilagyan ko ng mga stick. Bamboo sticks na to. Bigay lang to actually ng aking friend, na aking kapitbahay. And ginamit niya kasi nung dun sa tinanim niyang kamatis. And meron siyang natira. Sabi niya baka gusto ko daw yung binigyan niya ako ng apat. And it looks like I'm going to need some more. So pag napunta ko sa garden center, hindi lang sa ilang kailangan ko, kailangan ko rin ng mga stick. Dahil na itong ating kamatis, nung lumabas ako kaninang umaga, nakagano na siya guys, nakalaglag na. So kinailangan kong lagyan ng stick para tumayo siya at tinalian ko na lang. So ayan, tinalian ko. Hindi naman ako expert sa pagtali. Pero ang importante, napatayo natin siya. Kasi baka mamatay kapag pinabayaan ko nakalaylay. Baka tuluyang maputol yung sanga. So ayan guys. Parang ayan lang naman ang update natin ngayon. Yung mga ibang succulents, kung gusto nyo makita, iuurong tayo ng konti. Ayan. Eto guys. Eventually, mamamaalam to. But that's okay. Meron siyang mga babies sa ilalim. Kita ba? Ayun, sa ilalim. Punta tayo sa kabilang side. Ayan, merong pups sa ilalim. So, hopefully, magtuloy-tuloy yung pups para maiwanan niya tayo ng souvenirs. Souvenirs? Etong isa kasi, hindi ko to kasi guys, pinutol. Yung isa pinutol ko, ayun o. Pinutol ko. And yung ilalim niya, ayan, meron din siyang pups sa ilalim. So, sana magtuloy-tuloy yan. And yes, napupuno na ang ating wheelbarrow. Ang daming nagbibigay ng magandang comments sa wheelbarrow. And guys, let me tell you, gusto ko pang gumawa ng isa pa. Pero for now, ayan na muna tayo. Yung pinost ko pala kahapon. Guys, ito. Ayan. Diba ito yung pinost ko kahapon? Nilagay ko sila dito kasi ini-stress ko sila. Sinasadya ko silang stress kasi nga winter dito ngayon, so malamig. Sa umaga, sapul na sapul to ng init ng araw. Ito dati nung ano, bago mag-winter, ay iba yung kulay nito dahil kasi parang nag-ano siya, ano yung tawag nila dito, bleaching. Yung parang mapusyaw lang siya na wala siyang kulay. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik yung kanyang color. Yung kanyang pink color. And gaganda pa yan guys. Gaganda pa yan. Kasi kakasimula lang naman ng winter. And mga kalagitnaan ng winter. Ang ganda na niyan ulit. Yan, meron pa tayo dito. So ayan guys. Ang ating garden na paiba-iba ng anyo. So ayan guys. Ito na lang muna. I hope you enjoyed this video. Gustong-gusto kong gumawa ng isa pang project. Nakangati talaga yung kamay ko ngayon na gusto kong gumawa ng project. But then again, hindi pa kompleto yung mga materials na kailangan ko. So one of these days, gagawin natin yan. Surprise ko yan sa inyo. And yeah, don't forget to subscribe guys and follow us on Instagram and like our Facebook page. I'll see you all on my next video. Bye!